Balitang NBA tayo mga idol. Unang game natin ngayong araw is between the Celtics at Bucks. Up ng 2-1 ng Milwaukee. Pero dahil sa pag-iinit ni Al Horford sa fourth quarter ay naging tied nga ang series natin after 4 games. Nagtala lang naman itong si Horford ng 30 points, 9 rebounds, 3 assists at isang block. A breakout game indeed para nga dito kay Al Horford. At dahil nga kasi yan mga idol, ay niyabangan ni Giannis itong si Horford. At after niya itong salpakan, ang naging reaksyon naman neto ni Al Horford ay ito. Parang sinasabi niya, okay, mayabang ka ha. And then, bumawi bigla na lang itong si Al Horford sa pamagitan nga ng paglalaro niya ng sobrang ganda. At nagresulta nga ng panalo yan sa kanila at nakabawi pa nga sa Giannis ng posterizer din. And one pa yun mga idol. Kaya naman ang huling halakhak mga idol ay napunta kay Al Horford at sa kanyang team na Boston Celtics. Jason Tatum 30 points, 13 rebounds, 5 assists, Jaylen Brown 18 points naman ang idambag. Para naman sa team ng Milwaukee, Giannis Antetokounmpo 34 points, 18 rebounds, 5 assists, tara si Jrue Holiday ay may 16 points and 9 assists. Series tied 2-2 mga idol after 4 games. Next laban naman tayo ay ang Game 4 matchup ng Warriors at Grizzlies. Ja Morant out dahil sa knee injury niya noong Game 3. Dillon Brooks balik naman na sa lineup. First to third quarter mga idol, halos ang Grizzlies ang may hawak ng laban na ito. Warriors ang umahabol sa kanila. Pero ang magandang ang ginawa ng Golden State ay hindi nila masyadong hinayaan na makalayo ang young and aggressive na Grizzlies team. Kung matandaan nyo mga idol, kahit wala si Ja Morant sa lineup ng Memphis ay malakas para rin silang maglaro. 20 wins and 4 losses ang kanilang record sa regular season kapag si Morant ay wala. Kaya naman very confident ang Grizzlies sa opening quarter pa lamang. Pero pagdating sa pinaki-importanting quarter na fourth quarter, dito na nga nanguna ang veterano at very experienced team na Golden State. With last 4 minutes na lang ay panay sila na nga ang may magagandang ginagawa. Stephen Curry clutch sa last minutes pati na din si Draymond Green sa anyang ng depensa. Warriors take 3-1 lead after a 101-98 win laban sa Memphis. Steph 32 points and 8 assists sa 37 minutes na playing time. Wiggins 17 points naman ang itinulong. Klay 14 points naman. Jaren Jackson para sa Memphis ay may 21 points, 5 rebounds. At para naman sa kakabalik lang na si Dillon Brooks, 12 points mga idol, sobrang alat. 5 out of 19 sa field, 2 out of 9 naman sa kanyang mga 3 pointers. Pero anyways mga idol, yan nga ang ating update sa dalawang laban natin ngayong araw na ito. At para naman sa ating panghuling balita, Bleacher Report nagbigay nga ng trade idea para sa team ng Los Angeles Lakers at Atlanta Hawks. Ang Lakers ibibigay ang kanilang superstar na si Anthony Davis at ibibigay naman ng Atlanta Hawks sa Lakers, John Collins, Kevin Werther at ang kanilang 2023 first round pick. Yan nga mga idol ang hindi nagustuhan na trade offer na ito nga Bleacher Report para sa team ng Lakers. Luging-luging nga daw sila dito mga idol, hindi nila makuha ang tamang value para nga kay Anthony Davis. Kayo ba mga idol, ano bang opinion nyo dito sa trade idea ng Bleacher Report? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!